give back simply because you love the people in your home, yes. Home, di ba? You're allowing your family to win. Yun ang breadwinner's mindset. You're also allowing your family to win. Hey, hey, welcome back to Quarter Life Bliss, money talks that just make sense. This is a finance podcast where we help you solve the two biggest problems of humanity today, being broke and feeling empty within. After achieving success in terms of money, yet ending up tired and empty. And in my case, faking my happiness because I know I am suffering financially. We decided to share this meaningful journey as we allow ourselves to experience abundance of life while experiencing bliss. Because you don't have to choose between mayaman pero malungkot and masaya nga pero naghihirap naman. In the realm of possibilities, you can have both. A blissful and abundant life. This is your finance besties, Yani. And Gold. And welcome to Season 4. Welcome back to the podcast and let's officially welcome my new co-host, Gold Ambas. Ako pala yun. Ganito na lang kasi wala akong ano. Ah, ganun. Okay. Ganun na lang. And I'm super duper excited for our first episode kasi last season ko pa talaga gusto pag-usapan to, pero my season 3 bestie, Sarah, and I are not breadwinners, no? So hindi masyadong relevant to. But today I am with a breadwinner talaga, proud breadwinner, Mr. Gold and Coach Gold. Ah, pala Coach Gold. And kaya gusto kong pag-usapan ito kasi I know in the Philippines, sobrang normal, sobrang common, no, na merong breadwinner talaga na anak. Yes. So, let's talk about being a breadwinner. What is a breadwinner ba, Coach Gold? For me, being a breadwinner is responsibility. No, unang-una, it's a responsibility na sometimes inaatang, Tagalog na Tagalog, lalim, no? Lalim. Or ibinibigay sa isang isang member of the family na may kapasidad to provide, no? I'd like to tag dito kasi sabi mo hindi ka breadwinner but soon to be, no? Because kapag nag-build ka na ng family mo, magiging breadwinner ka din. Ikaw yung aasahan ng pamilya mo, and sabi mo common siya sa Pinoy because may mga sa family setting kasi ng Filipino, may isa talaga diyan na mas mataas yung income, mas capable to provide. Correct. And yeah, ang normal dito, no. Siguro ewan ko lang, no. Parang pansin ko lang either parents, pero pag naka-graduate ng mga anak, usually nasa anak ang mga breadwinners. Oo, pinapasa. Pinapasa. Parang award pala yung pinapasa. Yes. Oo, so napasa rin sa iyo. Yes. Okay, napasa pala sa iyo. Kasi hindi ko rin naman masisi yung parents ko because hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. And common 'yan, 'di ba? If meron kang parents right now na age 50s or 60s, majority of them hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Mm. Especially sa province. Mm. Okay, that's why ang goal nila, number one goal ng mga parents, kagaya ng parents, yes, ko, is mapagtapos yung mga anak. Yes, mapagtapos. Tapos can earn, yep, can work in a corporate that gives you a big salary and then can provide for their family, no? Yes. Can give back. Yep. Ang term nga, give back, eh, no? But I wanna know, kasi na-realize ko lang when we were talking before, no, nung nalaman ko yung story mo about being a breadwinner, paano mo ba na-turn into positive light ang pagiging breadwinner? Kasi diba parang, ever since you graduated college, Gold actually graduated magna cum laude in college, finance, BS finance? Yes, financial management. BS financial management. And when you graduated, you entered a big corporation. Yeah, yep. A very well-known corporation in the finance world. And then, ikaw na ang naging provider sa family. Tama? Yes. Actually, estudyante pa lang ako, provider na ako. Talaga? Yes. Saan ka kumukuha ng pera? Sa scholarship. No. Stipend. Yung mga allowance ko from the scholarship, instead na minsan mapunta dun sa pag-aaral ko talaga, naaalat na siya sa budget sa bahay, or minsan sa mga gusto rin ng mga kapatid ko. So, that's how giving I am, college pa lang. So ever since pala talagang kahit na hindi ka pa kumikita officially, yes, nagsishare ka na talaga sa family, nagko-contribute, yes, ka. Ito po mga pinapabili nila ay essentials. O hindi necessarily? Mostly food.
No, kasi okay. Yun yung very scarce resources na meron kami growing up. As in talagang taggutom. I don't know kung naranasan mo na magutom, but ganun talaga. Minsan, ang mangyayari, mangungutang muna sa tindahan, and then ang naka-collateral yung allowance ko from the scholarship. Ah, ganun. Yes. So talagang provider, I would say that's also a breadwinner kasi you're putting food on the table. Yes, yes. Ah, okay, okay. And then when you graduated, was it like expected of you na magpo-provide ka? Or parang ikaw na yung nagtanong? Or nag-volunteer ka? Expected na siya, unang-una, kasi dalawa lang naman kami nakapagtapos sa pag-aaral. Mm. Tapos ako po ang kauna-unahang magna cum laude sa angkan. Oh. Namin, di ba? So feeling ko tuloy, pati yung makamag-anak namin, ako rin breadwinner nila. Oo, tama. Which, on a good note, it's a responsibility because iba rin naman yung pakiramdam na nakakapagbigay ka. Mm-hmm. So ako lagi kong paniniwala, Coach Yani, no? Masaya naman kapag nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. But mas masaya if you are able to buy yung mga gusto ng mga taong mahalaga sa'yo. Wow! Ang ganda! Oo. No, na hindi lang ikaw. Ito naman, I guess this is where real abundance come in eh. Yes. Hindi naman siya talaga the amount of money that you have in your bank, but if you're able to share it to people around you, to people you love. And hindi siya naging ganun kabigat because nakita ko rin yung pagmamahal sa akin ng parents ko growing up. Parang I think nabuo nga yung desire ko to graduate with Latin honors because nakita ko talaga how hardworking they are, paano yung mga sacrifices nila just for me to finish college, for me to have a better life. So when I entered college, I made up my mind that I will do my best. So that when I graduated, I can find the best job and I can earn much. Ang ganda nun. I guess this is where the breadwinner's winning mindset come in eh. Yes. Hindi naman sa necessarily, okay, kailangan galingan ko para makapag-provide ako sa family ko. Or mag-hard work ako para makapag-provide ako sa family ko. But more of, I wanna give back. Yes. Give back simply because you love the people in your home, di ba? You're allowing your family to win. Yun, ang breadwinner's mindset. You're also allowing your family to win. Yes. And I think, no, kung bibigyan lang natin ng sariling definition ang breadwinner. Mm. So, bread is a carb. And the major source of energy is carbs. Oh. So, ganun din sa pamilya. Oh. Di ba? Ikaw ang main source of energy ng pamilya mo. Kasi kung ikaw malugmok ka, paano na sila? Correct. Oh, di ba? May sarili na kaming definition. 2022 definition of being a breadwinner. Yes. Ang ganda. Source of energy ka talaga. Totoo, legit. Kasi kung wala kang ipoprovide, wala din sila energy. Oo. Minsan kahit wala ng palaman, basta may tinapay, that can sustain you for a day. Correct. Correct. Okay. Pag-usapan natin, since ikaw ay naka-experience talaga ito, hindi naman siya ini-interview, no? But it's actually... getting to know me kasi kilalang-kilala nyo na to eh. Naka-apat na season sa kayo sa akin, no? Since ikaw ang talagang naka-experience of pagiging breadwinner, I wanna know, ano ba yung mga naging pros nito or advantages sa'yo being a provider? Unang-una, you are in control. No, because sa'yo nang gagaling yung pera, ikaw din yung major decision maker sa pamilya. So, tama. Hindi ka lang nakaasa sa kung ano yung gusto ng mga nagpro-provide, but ikaw din nagde-decide anong gusto mong groceries, what do you wanna eat, and ano yung budget na pwede lang for the family. So, you're in control. That's number one. So, o nga naman, syempre sa'yo nang gagaling yung money. So, parang automatic na tatanungin ka nila, no? Ano gusto mo kayo? And ito pa, sa especially sa family setting namin, pag ikaw breadwinner, ikaw pinagsisilbihan. Wow! So, another advantage yun. Parang may advantage ka dahil nagpo-provide ka. Talagang yes. Full of service. Oo. Full out ang service. Ay, ang ganda pala nun, no? Ang sama naman nun, you are providing financially, ikaw na nag-grocery, ikaw pa magluluto. Correct. Diba? So, I think that's how they give back to me, yung mga family ko, by giving me service, full out service. Kumbaga, merong pag-delegate. Yes. Pag-delegate ng tasks, no? O nga naman, nagtatrabaho ka na, nakatira ka pa dito sa Manila noon, and your family is from Lucban area. Ate Mona and Quezon. Quezon. Diba? So, talagang
maganda na they divide the tasks and hindi naman ikaw din. Yes. And if you're a breadwinner, do not allow na abusuhin ka. Na ikaw na nga nagpo-provide and then ikaw paggagawa ng mga gawaing bahay. Kasi nangyayari yan. Ha? Yes. Nangyayari yan, no? Na ikaw na yung breadwinner, tapos parang ikaw pa yung masama. Yung uuwi ka, wala ka pang pagkain. Wala, yes. Parang nagpo-provide ka ng money, tapos pag uwi mo, walang food. Ikaw pa maglalaba. Ikaw pa yung maglalaba. Parang hindi man, hindi mo nakikita kung saan napupunta yung yes. money mo. So, pero maganda na, you are in control. Yan ang based on your experience. You are in control. Therefore, you can choose kung ano yung gusto mong kainin, yes. ano yung gusto mong gawing tasks. And siguro second thing is, mas motivated ka to pursue becoming better in your chosen career. Mm, diba? Bakit? Kasi may hugot ka eh. Diba? Mm. I think, ako number one motivation ko nun when I started working, mabayaran lahat ng utang namin. No, because we've accumulated so much debt para makapagtapos ako ng pag-aaral. And then, yun yung number one goal ko. So that's why I make sure na magaling ako sa trabaho. Mm. Okay? Para makumita ako ng malaki. And if I earn that much, I can pay our debts. Mm. Grabe no, napaka-purposeful ng pagtatrabaho mo. Hindi, first work mo, ganun agad ang mindset mo. Yes, oo. Uy, kasi, I mean, I'm very very privileged naman no, na hindi naman ako ni-require ng mom ko na mag-provide. Tita Pao, thank you so much. Di mo ako pinilit mag-provide. Kaming magkakapatid. So I didn't have that kind of purpose, sense of purpose when I started earning. It's more of, gusto ko lang mag-work kasi may kailangan ko ng pambili ng yes. pang ng mga gusto ko. Yun lang yung naging mindset ko. So, I guess the winner's mindset is also related to the breadwinner's winning mindset. It's also related to having a clear sense of purpose. Yes. Kasi pag ganun ka, I guess work won't feel like work. Yes. And hindi ka madaling sumuko. Yun. No, parang hindi porket maka-experience ka ng pain in terms of your career, susukuan mo na. Because at the end of the day, if you're a breadwinner, you're not just thinking about your own being or your own life. No, you are also considering the life of your family. Tama. Ganda. Another pros. Pros is fulfillment, di ba? Iba rin yung pakiramdam. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, no? Iba yung pakiramdam na ikaw yung naghahanda tuwing Christmas. Yung makikita mo silang kakain. Alam mo yun, dati kasi never naman kami nakatry ng mga carbonara. Pero nung nag-start na ako mag-work, alam mo, makita mo lang, ako makain na sila ng carbonara. Totoo, di ba? Di ba? May cake na kami. Never kami nagkaroon ng cake. I mean, kahit nga sarili kong birthday, wala. But last Christmas or New Year, Yani, first time namin nagkaroon ng lechon sa table. As in, isang buong lechon. Grabe yung fulfillment ko. Although di naman ako mahilig sa lechon, but yung nakakataba yes. ng puso kasi nakikita mo kung saan napupunta yung mga pinapaghirapan mo. Tsaka nakikita mong masaya yung mga tao sa paligid mo. Yes, and yung ikaw naman yung makapag-give back sa parents mo. Ibang fulfillment din yun. I think priceless. First time ng nanay kong mag-Starbucks. First time ng nanay kong makanood ng sine sa sinihan talaga. First time niyang makaakyat sa 41st floor sa condo unit. Alam mo yung mga ganong moment. It doesn't have to be expensive, ha? If you're a breadwinner. You don't have to pabida. Yeah, na tama. Irresponsibly, but yung mga simple moments na dati hindi nyo naman nagagawa. But if right you were now, to compare your situation yes. from when, before you were the breadwinner, yun yung makikita mo, yung progress yes. ba? Pag nakita mo yung progress. Ang di ko makakalimutan, Coach Yani, yung first time namin nagkaroon ng refrigerator. 20 years of my existence, lagi lang kaming, let's say may salad kapag Christmas, ipapa-ref lang namin yan sa kapitbahay. Mm. Alam mo nangyari sa salad? Ubus. Ubus na kasi kinain na ng kapitbahay. Alam mo, magreklamo ka kung kinain nila. Oo, nakiref lang. Nakiref ka lang, di ba? So, and one of your wins yan, di ba? Na when yes. you started working, the first thing that you bought was a ref. Yes, refrigerator. As in, hanggang ngayon buhay pa yung ref na yun. So pag pumunta ka sa bahay, may malamig kaming tubig. Ah, grabe. Alam nyo, nung nakilala ko si Gold, first time I met you in Discovery 2019 February.
siya ang nag-share ng story niya. At yung story niya, grabe, na-touch talaga ako nung sinabi mo yun na first time in 20 years nagka-ref kami. And he was coming, when you were telling the story, you weren't coming from, ako pa nga yung bumili. Alam mo yun? But yes. More of, grabe yung kasiyahan niya, full out ang smile, yung fulfillment, you can feel the joy in his heart just by being open around the story of, yan, yung pagiging breadwinner, no? Kaya nakakatuwa na ngayon, di ba, normalan na lang. Normal na lang may ref. Or normal na lang na na-experience mo na yung abundance of life. Di ba? And priceless din yun na, yung nanay ko kasi hindi naman yun ma-thank you. No, but kita mo sa reaction nila eh. Kita mo sa facial expression nila na, anak, salamat. Kasi nagbago yung buhay natin. Ako, yan lang naman ang gauge ko sa buhay ko as a breadwinner. May magbago lang na maganda every year. Kung dati walang ref, ngayon may ref na okay na ako dyan. And ngayon, no? Dati... May aircon na kami. May aircon na kayo, Bobby. Yung CR namin may bidet na. Hindi. Higit sa lahat, wala silang bahay, nag-rent lang sila. Pero ngayon, bumili ka na ng sarili mong bahay. Yes, hindi na kami papaalis. Nagpagawa na po ng bahay si Coach Gold para sa family niya. Mm-hmm. Yun talaga ang gauge ng, you know, you can really pat yourself at the back and say, you did a good job and you're doing a good job providing for your family. Yes. When you've provided their necessities. Yes, and it all happened during pandemic. Mm. I think that's, kung mayroong group of people man na pinakang naapektuhan ng pandemya is mga breadwinners. No, but sabi ko nga, 'di ba? One of the pros ng pagiging breadwinner is may motivation ka. Mm. Siguro kung di ako breadwinner nung pandemic, sumuko na ako. Correct. No, kung ako lang magugutom, okay lang. Pero pag magugutom pamilya ko, hindi pwede. Totoo. Pero iba rin yung mindset mo na naalala ko, kailangan gawin ko tong seminar to, gawin ko tong workshop kasi magpapatiles ako ng CR. Di ba yes, ganyan? Yes, oo. As in talagang, nung nagpapatayo siya ng bahay, talagang yung porsige niya to serve, to do the work that he has to do, sobrang consistent mo nun kasi meron kang pinapatayong bahay and you don't want to leave it na unfinished. Yes, yes. Di ba? And ngayon, he's living in his own condo. At iniwan niya na, binigay niya na talaga yung bahay niya dun sa family niya. Yes. Para kanila na lang yun. Masyado nang masikip pag tatlo kami. Yeah. So, nagpatayo siya ng isang modern bahay kubo. Yes. In Quezon. Yep. Mm-mm. All because of hard work yes. During the pandemic. No, ano yung mga cons ng pagiging breadwinner? Of course, alam nating lahat na unang-una na dyan. Ay yung drained na yung mga breadwinners. Yes. Kumbaga pagod na talaga yung mga breadwinners kasi they work not for themselves. Parang ang hirap tuloy mangarap kapag ka breadwinner ka kasi iniisip mo pa yung existing people that you love. Yes. Tapos yung pangarap mo pa for your maybe a future family. So, ang common cons ng pagiging breadwinner is minsan naiisantabi mo yung sarili mong pangarap. No, minsan let's say you wanna pursue this passion, this career, or you wanna buy that shoes, but minsan hindi mo muna, wag na lang muna kasi mas maganda siguro ibili ko na lang ng pagkain or pangbayad ko ng electric bill or ng water bill, di ba? So somehow nasa set aside mo or nade-delay mo yung sarili mong pangarap para mauna mo yung family mo, and that's one of the major consequences of being a breadwinner. Yep. Grabe, no, setting aside your dreams. And this is also very common. Yes. That's why I guess a lot of breadwinners or providers really struggle in terms of financial stress. Yes. Nagko-cause ng mental stress sa kanila. Simply because, grabe, no, trabaho ka ng trabaho, pero you can't even buy what you want. You can't even pursue what you want. Yes. Because you have to put them first. The love. That's why... That's not bad, ha? Yes. That's not bad. Of course, you love your family. You love the people you're supporting. That's why you're doing that. But again, one of the causes of financial stress talaga. Yes. That's why it's very important to add deadline. Hindi naman forever dapat mong inuuna yung kapakanan ng family mo. I'm not saying na maging masama kang anak. Huwag naman ganun. But... You should also teach them to be responsible for their own life.
Let's say, for example, if you're a breadwinner, ikaw yung panganay, so give them 5 years, I'll be supporting the family for the next 5 years. But after that, someone has to step up. No, so that I can live my own life as well. Kasi kung hindi, baka 60 ka na, 70 ka na, no, nakaasa pa rin sa'yo yung family mo. Gusto ko yung putting a deadline as to how long you will be providing. Yes. Para you know there's also responsibility on their end. No, na okay, kung nagbibigay ka, let's say, nagpapadala ka ng money, make sure that they generate income from it. So, gawa silang business. Yes. You're empowering the people you love and showing mo, I guess that's responsibly showing love. Kapag yes. kayo allow them to also see how they can support themselves and not just tell them what to do, give them the money that they need, diba? And yeah, yun yung proud moment mo, I guess, for you as a breadwinner as well. Kung nakikita mo na, uy, may sarili na silang income generating yes. stream, diba? Meron na silang sariling business, than you just providing until pagod na pagod ka na, sabi mo, 60, 70 ka na, wala ka nang nagawa dahil kaka-provide mo. And ang tendency kasi kapag wala kang deadline, magiging complacent sila. Mm. So, ay, andyan naman si Gold, andyan naman si Yani. Let's say, for example, breadwinner ka. Okay lang pala kahit hindi ako magseryoso sa career ko. Mm. And that's what happened during pandemic. 2 years yun, di ba? So, I've been providing everything. Groceries, internet, electric, water bill. Sama mo na yung pagpapatayo ng bahay. So, sabi ko, I think 2 years is enough. Mm. So that's why I decided to live independently in a condo unit. And sabi ko, oh, 2 years na ako nagsusupport ha, baka naman pwedeng kayo naman. Ah, yun. Okay, so true enough, yung mga kapatid ko nag-step up. Sila na nagbabayad ng kuryente, sila na nagbabayad ng groceries. So nag-hati-hati na. Yes, di ba? Kasi di rin na, I have to admit, ako lang naman talaga yung capable to earn during pandemic. But right now, things are getting back to normal. So, they have to also take responsibility. Shout out sa mga kapatid ko. Gusto ko malaman, Gold, no? How did it feel? Wala ka bang naging guilt feeling when you actually moved out and said, you know, ako naman this time? Meron. I think di naman mawawala yung guilt. No, mm. Minsan nakaka-guilty na ako, ang sarap-sarap ng kinakain ko pero sila minsan isda lang or what. But hindi, I have to fill my own love tank first. Yun. Before I give the overflow to them. Okay? Kasi I think ako yung ano eh, ako yung ceiling ng pamilya. So ibig sabihin, if matikman ko tong pagkain na to, may chance na matikman nila. Yeah. Kung makarating ako sa lugar na to, ibig sabihin may chance din silang makarating sa lugar na yon. Versus pigilan ko yung sarili ko na tikman itong pagkain na to or marating itong mga lugar na to. So that's also a disservice to them because I'm stopping them from also experiencing it. I love that pinasok mo yung ikaw yung ceiling nila. Yes. Which means, no, ibig sabihin ng ceiling is like, ikaw na yung basis nila of how much they can earn, yes. where they can go, what they can eat, what they can achieve in their life. Ceiling kasi, usually this is a term for the people who are earning highest earner. Yes. Highest earner in your group, in your family. Basta ito yung ceiling mo, yung pinakamataas. Not just for your family, di ba? Pwedeng yung lagi mong kasama. Yes. Di ba? Kung magkakasama kayo lagi ng barkada mo, tingnan mo sino yung may highest earning capacity, then probably that's your ceiling. Yes. No? So I like the fact that yes, you said di ka na muna magpo-provide because you provided the home, right? But at the same time, you are also allowing yourself to expand your ceiling, extend your ceiling, so they can also experience what you're experiencing. Yes. Sabi nga nila, no, madadala mo yung tao or pamilya mo sa kung gaano kalayo na yung narating mo. Mm. So ngayon, you're really focusing on experiencing brand new things that perhaps they haven't experienced. Kasi ikaw, kahit di ka naman breadwinner, Yani, di ba? If you tried new things, parang laging top of mind mo, patry ko kaya to sa pamilya ko. Oo! Di ba? Automatic na yun. Oo. Automatic na yun na parang, sana sila din, experience nila. Di ba? Parang, ako personally, nanonood ako ng concert sa States, parang, what if yung mga kapatid ko na-experience nito? Yes. Di ba? That's right. And so, kaya wag kayo mag-guilty. Yun. Huwag kayong mag-guilty if you are a breadwinner
And you want to also give back to yourself. Yes. Don't just give from an empty cup. No, na naubos ka na, kakabigay mo, hindi mo na nabigyan sa sarili mo. Next thing you know, you're tired, you're empty, and you're drained. Wala ka pang ipon. Yes. Wala ka pang na-experience in life. So, as a breadwinner, I think it's also your responsibility to know and to set boundaries. Yes, tama. Nakuha mo yung tamang term, set boundaries. Set boundaries. O, simulan natin episode na to with boundaries. Pag hindi na pala breadwinner. No? Hindi na breadwinner. Relationship na. Boundaries na. Simulan na namin, uulitin namin itong episode na to. Mas interesting yung boundaries. Setting boundaries as a breadwinner. Yeah. Hindi, importante talaga boundaries, I think, hindi lang sa specific topic yes. na to, diba? But any topic in your, any phase of your life. And, yeah. I think yun lang. Importante that reminder to all the breadwinners out there to also set aside for yourself, to prioritize yourself so you can come from an overflow and not from an empty cup. Yes, and it doesn't mean na breadwinner ka, maging komportable ka kasi feeling mo may bubuhay sa'yo pag tanda mo kasi tinulungan mo sila. Hindi eh. Pag lumipas na yung panahon, hindi ka sure kung susuportahan ka ba ng mga taong sumuport sa'yo. So you have to make yourself your ultimate and number one priority. Yes. Love that. Guys, this is our first episode for this season. And we actually have a community called Quarter Life Bliss Finance Pod, Finance Besties. And you can ask questions there that we can answer in the coming episodes. Yeah. So again, thank you so much, Gold. Madali lang pala to eh. Madali lang oh, talaga. Kaya, kaya. Thank you so much, Gold. See you guys on the next episode. Bye! Bye! Hey besties, allotting time for this is a big yes to yourself, a big yes to your success, and a big yes to an abundant and blissful life. Thank you for spending time with us. If you got value out of this, don't forget to share this episode to your friends on your stories. We don't mind you binge watching our previous episodes. For any aha moments, follow and tag us at Quarter Life Bliss Podcast on Instagram, TikTok, and subscribe to our YouTube channel. We'd also love to connect with you via our community on Facebook called Quarter Life Bliss, Your Finance Besties. See you on the next episode, bestie.